Ayan, nandito na ang ating kumare, no? Ang ating prinsesa. Masyadong pagod sa pag-aaral, eh, oh. Hello, kumare ko! Oh, kumare, pagod na pagod, ah. Oh, anong gustong merienda ng aming prinsesa? Shake, mango. Mango shake? Oh, sige, mag-bihis ka na, mag-mango shake tayo. Dahil very good ka. Matagal na kasing nire-request sa akin to ni Diday. Gusto niya daw gumawa ng mango shake. So, ito, extra bonding na din namin. Pinagbigyan ko na siya. Saka feeling ko kasi sobrang pagod na din si Diday sa pag-aaral. Maliban kasi sa 5 days na pasok niya sa school, meron pa siyang pasok sa Kumo ng every Tuesday and Thursday. Hindi kaya masyadong tumalino na nito si Diday. Kaya minsan talagang nilalabas namin sila. Kasi ayoko din maramdaman niya yung pressure sa school niya. At lalo pa na dalawa nga yung pinapasukan niya. And syempre, everyday yung assignment niya sa school. May mga worksheets din siya na galing sa teacher niya sa Kumon. Kaya kung talagang sa busy lang ay talagang busy nga si Diday everyday. Kaya kapag wala siyang pasok talagang nagbabanding kami at lumalabas kami. Yun na lang yung reward niya dahil sa pagiging mabuting bata niya at saka sa pagsunod niya sa amin. May mga nagtatanong nga sa akin kung paano ko daw dinidisiplina si Diday at si Baste. Sabi kasi ng iba parang hindi daw ako nagagalit. Nako, totoo lang po, napapagalitan ko po talaga sila. Lalo na si Baste. Siya talaga yung tinututukan namin ngayon. Pero yung pagpapagalit ko sa kanila ay yung gusto ko na maramdaman nila na parang tropa lang nila kami. Ayoko rin makaramdam sila na para na silang nasasakal. Lagi kong sinasabi kay Diday na kapag may gusto siya or kung may problema, dapat lagi niyang sabihin sa akin. At lagi kong sinasabi sa kanila na ako ang unang-una nilang sasabihan. At lagi nilang isipin na ako ang kakampi nila. Minsan kasi sa sobrang takot ng bata, hindi na sila nagsasabi. Kaya sabi ko kay Diday kahit na mapagalitan ko siya, dapat sabihin niya sa akin. At aware naman si Diday na kaya ko siya pinapagalitan dahil may mali at may gusto ko na matutunan niya. Para sa susunod, hindi niya na ulit gagawin. At lagi kong pinapaalala sa kanila na hindi kami mayaman, na kung ano lang yung meron, yun lang ang dapat. At kung merong may gusto, magsabi para mapagtrabahuan or mapag-ipunan muna namin ng dada nila. Ayoko na kung ano yung makikita nila sa iba ay gusto nila na meron din sila. Kaya kapag lumalabas kami ni Diday at nag-window shopping kami, sinasabi ko agad sa umpisa pa lang na kung meron silang gustong bilhin, papayag ako basta isa lang. Pero syempre kapag may extra lang. Pero sa totoo, hindi naman talaga sila mga maluho. Pero syempre dahil bata nga sila, meron silang mga gusto. At kami, bago namin yun maibigay sa kanila, pinag-iipunan muna namin yung mag-asawa. At alam nila, aware sila na lahat ng perang nilalabas namin na ginagastos namin ay pinag-iipunan at pinagtatrabahuan namin ang dada nila. Pero lahat ng pagiging maluwag ko sa kanila, ang lahat din ng yon ay may limitasyon. At alam nila yon umpisa pa lang bago kami magsama-sama sa iisang bahay. So anyways, mabalik nga tayo dito sa shake na ginagawa namin. Sinubukan ko na tong Harry Blender. Kung sa heavy duty lang ay heavy duty talaga to. Kesa lumabas pa kami, dito na lang kami gagawa dahil meron kaming Harry Blender. At dahil heavy duty nga to, pwede nyo tong gamitin sa pangnegosyo. O ayan, patunayan natin kung gano'n nga to ka-heavy duty at kung gano'n katibay. Kahit pinuno ko pa yan ng yelo. O, diba? Talagang heavy duty. Okay, let me introduce sa inyo yung Harry Blender Pictures. Ito ay efficient and powerful industrial high-speed motor. Double automatically protective electric circuit, stainless steel blade, high-quality food-grade jug and rubber cup, 1,200 watts, 45,000 RPM, 2 liters capacity, plastic container, and lastly, 2-in-1 cutting blade. At ang original price nito ay 2,500 pesos. Pero dahil naka-sale sila ngayon, ito'y maa-avail nyo na lang sa halagang 1,499. So, san ka pa ba? Dito ka na sa Harry Appliance.